Ipinagdiriwa ngayong araw ang kapistahan ng Immaculate Conception na itinuturing na isa sa mahalagang kaganapan sa Simbahang Katolika. Ano nga ba ang mensahe ng araw na ito sa mga Katoliko? Alamin sa ulat ni Rod Lagusan. Taon-taon tuwing December 8, ginugunita ang Feast of Immaculate Conception. Isa ring special non-working holiday mula ng lagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 10966 noong 2017. Pero ano nga ba ang inaalala sa araw na ito para sa mga Katoliko, lalo na sa gitna ng misconception patungkol dito? Ayon kay Father Earl Allison Valdez, attached resident priest ng Quiapo Church, ang pagdiriwang ngayong araw ang isa sa pinakamahalagang kaganapan sa Simbahang Katolika. Ito po ay ang paglilihi sa ating mahal na Birheng Maria at bahagi po ng ating pananampalataya ay inihanda siya ng Diyos para sa kanyang misyon sa pamamagitan ng paglilihi sa kanya ng walang tinatawag nating kasalanang mana. Base sa aral ng simbahan, ang kasalanang mana ay tumutukoy sa original sin na mula sa pagkapanganak pa lang ng isang tao ay may kasalanan na ito. Nilinaw ni Father Valdez ng Immaculate Conception ay ang pagdadalang tao ni Saint Anne, ang nanay ni Maria at hindi ang pagbubuntis ni Maria kay Jesus. Dahil ito naman ay tumutukoy sa Annunciation na ginugunita naman tuwing March 25. Siguro para sa ating pagninilay ay magandang tignan. Sinabi ng Arkanghel Gabriel na walang imposible sa Diyos. Lahat ay mangyayari ng ayon sa kanyang kalooban. No? At ganito yung kwento ni Maria, ganito ang kwento ng bawat isa sa atin. May nakalaan ang Diyos sa atin. Ngayong araw ay tinuturing ng Simbahang Katolika bilang holiday of obligation na siyang katumbas ng pagsisimba tuwing araw ng Linggo. Matapos ang concelebrated mass, isinagawa ang prosesyon sa paligid ng Quiapo Church, tampok ang imahe ng Birheng Maria. Dito ay marami ang nakiisa at sumabay sa pag-alis ng imahe sa simbahan, isa na rito si Angelito. Meron pa akong special na panalangin for the good family, health and health. Sa pagunita ng Feast of Immaculate Conception, binigyan din ni Father Valdez na dito ay ipinakikita na kay Maria pa lang ay sinisimulan na ng Panginoon ang kaligtasan ng lahat mula sa kamatayan at ating mga kasalanan. Rod Lagusan para sa Bayan.